sa imbestigasyon ng Dasbariñas City Police, si Aljon ang nagdala sa dalawang bata sa Talahiban. Posibleng dito na raw niya sinaktan at sinakal ang dalawa. Hanggang sa mawalan sila ng malay. Nang akalaing patay na ang mga biktima, dito na raw niya hinalay ang magkapatid. Ngunit dahil idinadawit ni Aljon ang kasamahang si Mark Lester, isinama na rin siya sa imbestigasyon. Anong theory niyo po, Hepe? Paano niya po na-immobilize yung dalawang bata po? Sa tingin namin, kahit wala siyang gagamiting object, yung muscular strength lang niya, kaya na niyang immobilize. Kasi yung ating mga bata talagang medyo typical na maliliit siya. May mga isiniwalat rin daw ang mga biktima sa kanilang ina. Doon po sa ospital, nung nagkausap po kayo ng inyong pong mga anak, ano po yung mga ikinwento po nila sa inyong mga detalye ng ginawa po sa kanila nung suspect po nung oras na yun? Ano po? Ano daw po sila? Sinakal, sinipa, sinuntok sa tiyan, pinalo sa ulo, ano binato po ng ano bato? Nahanap sa kasong panggagahasa ang mga suspect na sina Aljon Iso at Mark Lester Gragasin. Kasalukuyan silang nakapiit sa custodial facility ng Dasbariñas City Police Station. Yung kaso nila, base sa ating batas, talagang maximum penalty. Dahil wala na tayong ano ngayon, death penalty. So life imprisonment, no? Reclusion perpetua. Yung kanilang kakaharapin kung sakaling makumbikto sila sa krimen na ito. Dagdag pa ng mga polis, may mga dati ng kaso si Aljon Iso. Itong si Aljon, previously charged na rin siya ng mga apat na crimes dito sa Dasmariñas. May theft siya, incident. Involved din siya sa robbery. At mayroon siyang acts of lasciviousness na kaso. Samantala, wala namang record sa mga polis si Mark Lester.